water signs. Tingnan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais po mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet, ng ating Tiars Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box below. So, cleanse muna natin yung space, yung energy, lalo na yung mga kumapit po sa inyo ng mga negativities kahapon. Pwedeng energy nyo man yon or energy yon ng ibang tao. So, i-release na po natin yan. At simulan na natin ang iyong reading. Okay, simulan na natin yung reading mo, water signs. Cancer, Pisces, and Scorpio. Happy birthday, Cancer. Yung birthday reading mo, uploaded yan dito sa ating channel. Mensahe po natin kay Water Signs. Ace of Summer. Ayan. Yung iba po sa inyo, ano, pwedeng yung iba, naka-recover na kayo from your past heartaches. So, ayan po, ready na yung iba sa inyo na kumilala ng ibang tao. Yung iba po sa inyo dito, pwedeng may mga nare-receive kayo ngayon. Water signs na mga offers. Pwedeng itong offers na to ay pagdating yan sa trabaho, sa love life, sa business. Ayan po. Basta, parang may mga taong gustong tumulong sa'yo dito. Willing silang tumulong. Yun yung nakikita ko. And yung iba po sa inyo, na-awaken na po yung inyong spiritual gifts. Na-awaken na kayo. Na-activate na. Unti-unti nyo nang na-feel na there is something na kakaiba po sa inyo. Na yung iba sa inyo, hindi nyo ma-explain. Natatakot yung iba sa inyo. Na-overwhelm po kayo. So, kailangan yung i-balance yung inyong chakras. Tignan natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin. We have Queen of Winter. Ayan. So, let go of people or things that no longer serve you. Queen of Winter. So, meron ba kayong mga iniisip dito na mga tao, mga bagay na hindi po nakakabuti sa inyo? Yung iba sa inyo, kahit yung mga lumang, hindi luma, yung mga hindi na gumagana na bagay sa bahay po ninyo. Sa bag ninyo, baka maraming mga balat-balat dyan ng candy, merong mga resibo dyan, alisin nyo na po yan lahat. Okay, kung sabihin natin yung iba sa inyo, kung mahalaga naman yung mga resibo na yan, huwag nyong itapon, ilagay nyo po sa isang lagayan, sa isang box, or sa isang bag na hindi nyo po ginagamit. Basta ilagay mo siya, wag dun sa bag na ginagamit mo. Tingnan natin ano pa yung mensahe for you. We have 10 of Summer. So ayan, may mga magagandang nangyayari ba sa pamilya mo, sa'yo. Alam mo yon, yung iba po sa inyo. Kahit naman sabihin natin wala masyadong material things kayo na nare-receive, yung kayong pamilya or sa family mo nga, pero nandun yung masaya kayo kasi wala pong nagkakasakit. Ayan, or sabihin natin na, alam mo yun, na-appreciate po ng family mo kahit mga maliliit lamang na bagay. Nagiging, sabihin natin, nagiging appreciative po kayo dito. Yung, ang dami nyo palang nirereklamo before na nasa inyo naman pala. Hindi nyo lang nakikita kasi sa ibang direction kayo nakatingin. So, ngayon po, ayan, nakikita nyo na lahat, nagiging wise na po kayo. Meron din akong nakikita dito, hindi ko alam kung hiwalay na ba kayo sa asawa or kakahiwalay nyo lang talaga. I mean, for some of you, pwedeng sa isang relasyon, umalis po kayo. Sinasabihan din kayo dito ni Universe na mag-focus kayo sa career ninyo. So, kung ano man itong mga bagay na magpapaunlad po sa inyong pamumuhay, dun daw kayo mag-focus. Dun nyo ilaan yung inyong energy. Tignan pa po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Meron tayo ditong cookies. Ayan. So, baka may magbibigay yata siguro sa'yo dito ng cookies. Or kayo to, baka kayo yung nagbe-bake, water signs, tapos meron kayong patitikimin. Ayan po. Yung iba sa inyo, yung cookies na yan, pwedeng isa yan sa mga pwede ninyong pagkakitaan. So, baka meron kayong recipe ng cookies na sa tingin mo talaga ay pwede mong ibenta, pambato mo talaga yon. Sabi na nga natin na signature recipe mo yon. Ayan po, oh. Cookies yan, pero
pwedeng-pwede ka diyang yumaman. So, tignan mo po, baka meron ka talagang recipe ng cookies. Tignan natin, ano pa yung mensahe. Tignan mo, oh, parang, alam mo yung ninanamnam mo talaga, yung bawat sandali ng life mo ngayon. Very thankful yung iba sa inyo. We have blooming balconies. Okay, so meron ba dito? Maliit lang po yung space ng bahay nyo or ng lupa ninyo. So meron dito, nagtatanim-tanim po kayo dyan sa inyong balkonahe, sa inyong terrace. So parang lahat ng space is gamit po ninyo. Ayan, so masaya kayo dito kasi diba, namumunga na yung inyong mga tinanim. Some of you, pwedeng nagtanim kayo ng flowers. Some of you naman, pwedeng nagtanim kayo ng mga fruit or mga fruit-bearing trees na kaya naman, parang ano ba, basta yung parang maliliit lang. Ano ba yung tawag doon? Oh, bonsai, kunwari ganon. Tapos namumunga na, yung iba naman po sa inyo, pwedeng yung mga nasa paso ninyo, itatanim nyo na sa bakuran. Kung meron naman kayong maliit na bakuran, na pwede naman magtanim ng puno. Some of you naman, pwedeng mga gulay. Ayan po, so happy kayo dito. Ayan, gumagana talaga yung isipan ninyo dito, water signs. Hindi lang yung sinasabi, kunwari may mga housewives dito, sinasabi, oy, nasa bahay lang si ano, walang ginagawa. Yung mga tao na makakakita sa inyo, hindi nila pwedeng sabihin nyo na wala kayong ginagawa. Tingnan natin ano pa yung mensahe, kasi napaka-productive po ng araw ninyo, ng bawat araw ninyo, water signs. Tingnan natin kung ano pa po yung mensahe para sa'yo. We have a book or a game. Ayan, so ayan po, oh, happy kayo ng family mo. Kahit simple lang yung laro ninyo, wala masyadong gadgets, pero nandun yung nakikipag-communicate, may conversation, may ano yun, mayroong tawag dun eh. Basta may communication kayo ng family mo, may bonding time kayo, yung iba po sa inyo. Pwedeng yun nga, mas marami kayong oras na nabibigay po ngayon sa inyong pamilya. Tignan natin ano pa yung mensahe para sa'yo. So baka meron dito, nag-home-based business po yung iba sa inyo. Ay, may home-based business kayo or home-based job. Work from home yung iba sa inyo. Yan. Tignan natin ano pa yung mensahe. Spirit guide, mensahe pa po natin kay water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. We have grounding. Okay. So, yun nga, pwedeng marami na kayong na-achieve. Meron kayong mga, sabi natin, or hindi siguro marami yung na-achieve ninyo, water signs, kung di, meron kayong big achievements dito. Okay? Na pwede kayong maging mayabang. Di ba? Pero hindi nyo yung ginagawa. Ayan po, yung sabi nga is, your feet is always on the ground. Ayan. So, humble ka pa rin dito. And sinasabi sa iyo dito na ayan, mag-grounding ka. Do some grounding. Kung meron kayong mga space dyan sa bahay, pwede naman po kayong maglakad-lakad ng nakatapak. Talagang yung paa mo, yung ano yun, yung pinaka tawag doon? Hindi ko maisip. Basta yung talampakan mo, ayan. Nandoon sa nakaano talaga siya sa mga lupa, sa damo, ganyan. Nako, kailangan na kailangan nyo po yun para mas maging connected pa kayo sa earth. Tignan natin. At saka para ma-refresh po yung inyong energy. Tignan natin. We have radiance. Wow, ang ganda talaga ng energy ninyo ngayon. Yan o. Alam mo yung nakikita ng mga tao na blooming ka, baka may mga nagsasabi niyan sa'yo ngayon, water signs. Sinasabi nila, uy, si water signs, napaka-blooming mo naman, ano ba yung sekreto mo? Ayan po, so pwede rin, pag may mga nakakausap ka, nararamdaman nila yung gaan po ng iyong energy. Tignan natin, ano pa, we have perspective. Ayan, so bakit ba ito yung nararamdaman ng mga tao sa paligid mo ngayon? Kasi po, nababago na yung pananaw mo sa buhay. Nababago na yung pananaw mo sa bawat nangyayari sa life mo. Kung dati, yung iba sa inyo, water signs, nagre-reklamo kayo. Kung dati, feeling ninyo, kawawang-kawawa kayo. Ngayon, hindi na ganun eh. Pag merong mga hindi magandang nangyayari sa life nyo, parang nasasabi nyo sa sarili nyo, or natatanong nyo na talaga sa sarili ninyo ngayon, ano ba yung tinuturo sa akin ng bagay na to? Bakit to binigay sa akin? Ano yung pinapaalala sa akin nito? So, yun, nagiging positive or tinatransmute ninyo into positive energies yung mga negativities na nangyayari po sa inyo. Kaya, mas mabilis ninyong nasusolusyonan yung inyong mga problema at mas, ano, mas sumasaya kayo. Mas
sabi natin, yung oras ninyo, yung araw ninyo, hindi siya natatapos dun sa pag-iisip kung ano ba yung nangyayari. Kung hindi, na mas nakakapaglaan kayo ng oras dun sa mga positibong bagay. Ayan, sa pag-ano nga, sa paglalaan ng oras sa inyong pamilya. Tignan natin kung ano pa yung mensahe pagdating naman sa iyong family ngayong araw na ito. So, this is you. Ayan, this is you. Tignan natin kung kamusta naman yung family mo. We have 6 of Swords. Meron tayo ditong 2 of Cups. Meron ba kayong pupuntahan na family? So, baka may mag... I mean, meron dito pwedeng mag... magbabakasyon. Meron dito, meron pupuntahan na gatherings. Ayan po. We have Knight of Wands. More on gatherings and vacations yung nakikita ko dito. So, ayan, baka may pinaplano kayo ng family mo. Or, pwedeng may magyaya lang dito ngayong araw. Ay, punta tayo sa ganito. Tapos, ayan, okay naman. Free naman po yung time ng mga family mo. So, ayan, pwedeng makakapunta po kayo. Pwedeng merong kakain sa labas. Yung mga tipong ganun. Mga simpleng bagay. Pero, sobra pong nakakapagpasaya sa buong pamilya po ninyo. Sa mga kaibigan mo naman, we have Strength. We have King of Pentacles. At mayroon tayo ditong Page of Pentacles. So, nakikita ko lang dito, pwedeng may kaibigan ka na it's either tumutulong sa'yo, water signs, okay? Ayan, at parang tinutulungan ka ng taong to na mas palakasin pa yung pera mo. Palawakin pa yung pera mo. So, meron ka ditong, sabi natin, friend mo to na blessing sa buhay mo. Ine-encourage kanya talaga. Yun yung nakikita ko dito. May someone dito na nag-encourage sa'yo para ipagpatuloy mo yung ito, kung ano man tong dapat mong ipagpatuloy, nakikita ka. Ayan po, or na skills mo na dapat mong ipagpatuloy. So, pinapalakas niya yung loob mo. Yun yung nakikita ko dito. Tignan pa po natin ano pa yung mensahe para sa'yo pagdating naman po sa iyong love life, sa mga single. Sa mga single, we have 9 of Pentacles. So, marami tayong single dito na water signs na happy kayo na single po kayo. Yan, parang kaperahan kasi yung gusto ninyo ditong ano eh, pag-focusan ngayon. Pero, meron din pinapakita dito kung kayo po ay single, pwedeng marami nagkakagusto sa inyo, maraming naglumalapit sa inyo. Or baka meron kayong mga ina-entertain dito, pero hindi pa kayo sure kung sino ba yung pipiliin ninyo. Kasi, pwedeng meron dito, ay pwedeng wala sa kanila yung pumapasa sa standards mo. We have 5 of Wands para naman sa mga magka-relasyon. Ayan po. So, we have 5 of Wands. May pag-aaway tayo dito. May conflict. So, medyo mag-iingat po kayo kasi baka magkasagutan kayo ng person mo ngayong araw. Kasi may nag-overthink dito. This could be you. Yung nag-overthink. Ayan. So, parang sinasabi ng person mo, eh, wala ka dapat ipag-overthink. Pero ikaw pa rin to. Meron ka pa rin naiisip. O, pwedeng may trust issues ka. At, yun, wala ka ng trust sa person mo. Baka there are times na niloko ka niya, kaya ganyan. So, sa mga mag-asawa naman, we have 9 of Cups. Sa mga mag-asawa naman po is may mga dreams, may mga goals kayo na ma-achieve together ng asawa mo. So, sobrang happy niyo po dito. Sobrang proud niyo sa isa't isa. Alam mo yung masaya kayo kung ano man yung status ng inyong relasyon, status ng family life po ninyo. Okay na okay po kayo dyan. Alam mo yung wala kang marereklamo. Tingnan natin sa kaperahan naman, we have 10 of Pentacles. So, see, ang ganda rin ng kaperahan mo. We have 5 of Cups and we have 3 of Cups. Ayan, maganda yung kaperahan nyo dito. Kaya lang kasi, ayan po, diba? Baka medyo malibang yung iba sa inyo sa paggastos. Ayan, sa mga pagkain-kain sa labas, yung iba po sa inyo, pwedeng meron kayong mga pupuntahan ng mga parties. Ayan, baka malibang kayo at yung pera ninyo ay maubos. Baka may mga pagsisihan kayo dito. So, baka meron kayong mga binibili ngayon. Water signs na baka pag naubos na yung pera nyo, pagsisihan nyo. So, tignan nyo po. Okay, kung sabi nga ko meron kayong bibilhin, tignan nyo muna after 1 week, tsaka nyo bilhin. Tignan nyo kung gusto nyo pa ba yung bagay na yon. Baka nadala lang kayo ng emosyon ninyo. Or niloko lang kayo ng mga mata ninyo. Alam mo yon. So, ayun daw. Tsaka nyo po bilhin. Hintay mo na kayo ng 1 week. Tingnan nyo kung gusto nyo pa yung isang bagay na yon. Tingnan natin ano pa yung mensahe. Yan. Pagdating naman po sa inyong, sa inyo naman pong trabaho. Sa trabaho naman, we have 3 of Swords. Ayan, may nasasaktan dito ngayon. Parang may umasa. Okay, meron ba ditong kaibigan nyo or could be family members, could be relatives na nagsabi sa inyo na tutulungan ka na magkaroon ng trabaho pero hanggang ngayon wala pa rin. So, meron po dito pwedeng pinaasa kayo.
Meron din dito, pwedeng na-interview na kayo, tapos iba-iba yung kinuha. Mm-mm. We have Knight of Cups pagdating to sa trabaho. And we have the Star. Ayun nga, parang meron talaga kasing nagpaasa sa inyo dito. Kung meron naman po kayong current job, okay, so pwedeng meron ditong pinangako sa inyo na ibibigay na project, pero hindi po yun yung binigay sa inyo. Okay, parang big project kasi yung hinihintay mo dito, pero sa iba binigay. So, siguro, yes, disappointed ka, pero gawin mo yung best mo para dun sa small project na binigay sa'yo. And then, dun nila makikita na nagkamali sila nung binigyan, nung big project na inakala mo na ibibigay sa'yo. Na pwede kasing yun po ay pinangako sa'yo, pero sa iba binigay. So, tignan natin. So, hayaan mo na sila yung magsisi, hindi ikaw. Tignan natin. So, yung heartaches mo dito, turn mo yan into positive energies para magawa mo ng maayos yung trabaho mo. Yung binigay nila na, ano sa'yo, na task sa'yo ngayon. Tignan po natin ano pa yung mensahe pagdating naman po sa iyong negosyo. Kamusta naman po ang negosyo ni Water Sign? So, we have King of Wands. Meron tayo ditong Four of Wands. At mayroon tayo ditong Justice. Maganda naman po yung pinapakita dito pagdating sa inyong negosyo. Yan, meron ba kayong mga kailangang ayusin dito na mga papeles para wala talagang maging problema, walang maging butas yung inyong negosyo. So, gawin nyo na kung meron man po kayong mga kailangang ayusin dito na mga papeles. Ayan, so gawin nyo ng legal yung inyong negosyo. Meron din kayo ditong mga tao na makaka-deal or makaka-transact kasi pwedeng ano siya, pang sabi natin, kung nag-deliver po kayo or nag-ship po kayo. So, pwedeng dati, sa dito lang kayo sa Luzon, tapos pwedeng naging ano na, naging Luzon, Visayas, Mindanao, and pwedeng yung iba po sa inyo, pwedeng magiging worldwide na din kayo dito. Ay, international pala. Ayan. So, meron dito pa pwede po na, hindi ko alam kung physical store ba yung mayroon kayo, or ano, yung iba po sa inyo, pwedeng online. Oo. So, ayan po. Basta, nakikita ko dito, mas dadami po yung mga kliyente ninyo. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati po sa ibang bansa. So, ito po yung mga lucky numbers or mga present na numbers dito sa cards po ninyo. 2, 27, and 30. Maraming salamat po. Mag-iingat ka always and more blessings to come, Water Signs.